Hi guys, this is Queen Jess Beddings. Kung napapansin nyo, nandito pa rin ako sa aking tahian. Today is Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mommies dyan, for moms, mommies, at kung ano-ano pa. So, itong itatopic ko ngayon is about sa high blood. Since, ano nga ba ang pwedeng igamot sa high blood? Okay? Since na yung ano guys, yung high blood ngayon is talagang umaariba ngayong mainit na panahon. Ang stroke can cause dahil sa high blood, dahil sa inatake ng high blood na stroke, inatake ng high blood na comatose. Okay? So, ano nga ba? Pag inatake ka nga ba ng high blood, ano nga ba yung symptoms? Actually, usually guys, wala talagang symptoms. Minsan, nakaupo ka lang, inatake ka, patay ka. Nagda-drive ka, inatake ka, patay ka. Luckily, nung inatake yung asawa ko, kahapon, merong sintomas guys. Merong may sintomas, merong wala. Sa kanya, naramdaman niya yung pagsakit nung itong large na ano niya dito guys. Itong nararamdaman natin na ugat, parang litid natin dito sa likod ng ulo natin. Diba, dalawa yan. Ganyan yan eh. Diba? So, sa kanya, dito niya naramdaman sa may right side. Ngayon, ang nararamdaman niya is sobrang higpit nung ugat. Tapos, ganun siya ng ganun, guys. Tapos, yung galing siya sa trabaho, umuwi siya, tumawag siya sa akin. Gusto niya daw umuwi dahil sobra daw yung sama ng pakiramdam niya. And sabi ko, sige, go, uwi agad siya. Umuwi siya, naka-uwi siya, tapos yung pawis niya guys, butil-butil. Hindi siya normal na pawis na pag hinawakan mo siya, talagang malamig siya. Kahit siya nanlalamig na siya. So sabi ko, umakit siya sa kwarto, mag-aircon siya, mag-relax siya, huwag niyang ibababa yung ulo niya. So, akala ko okay na, nananahi ako dito guys, akala ko okay na, akala ko kalmado na siya, bigla siyang nagsuka. Minsan kasi guys, sa sobrang sakit ng ulo natin, nagkukos siya ng pagsusuka, grabe na yung suka niya. Tapos hindi pa siya sa akin guys nagsasabi na ganun na yung nangyayari sa kanya kung hindi sumigaw yung anak ko. Minsan kasi guys, yung mga high blood, in denial sila, sasabihin nila, hindi ako high blood, hindi to dahil sa high blood, masakit lang yung ulo ko, painumin mo ako ng para sa sakit ng ulo. But isipin nyo, bakit ba sumasakit yung ulo natin? May cause yun, diba? So sumasakit yung ulo niya dahil naghihigpit yung ugat niya dito at nagtitrigger yun ng pagsakit ng ulo niya at ng batok niya. So sabi ko sa kanya, ako guys, pagkakita ko sa kanya na naglalaway na siya, na nanginginig siya, ang una ko naisip, dalhin sa doktor. Pero that time, hindi ko siya pwedeng dalhin guys sa doktor kasi kahit ako, takot ako sa mga injection, takot ako sa hospital. Ipapasok mo pa lang kaming mag-asawa, is takot kami sa hospital. Ipapasok mo pa lang kami sa hospital, mamamatay na kami diyan. So, alam ko yung pakiramdam niya kasi ganun din yung pakiramdam ko. So, ang ginawa ko, chinat ko yung kapatid niya na may high blood din. So, sabi ko ano yung panggamot sa high blood. Tapos, kasi bibili ako. Kasi nga si Sherwin is, ganun nga, yung asawa ko is nakakaramdam siya ng ano, paghihigpit ng ano. Which is isa na yun sa, ano guys, sa sintomas, diba? Na pwedeng pumutok yung ugat niya. Pwede siyang may stroke, pwede siyang makomatose. So, una-una, catapress guys. Ang catapress, actually, first time kong marinig yung gamot na yan na catapress. Tapos, pwede siyang bilhin sa TGP. TGP ba? Tama ba? Basta sa mga generic, pwede nyo siyang bilhin. Okay? Ito guys, itong nandito ko is amlodipine. Itong amlodipine guys, ayan. Yung amlodipine is pang maintenance. Pero hindi nyo ito guys pwedeng inumin basta-basta ha. Kasi pag maintenance, kailangan na kapag pa-check up na kayo at nakapagtanong na kayo sa doctor or sa kung sino man na health worker sa inyong barangay, dapat na check up na kayo at nalaman kung ilang dosage yung para sa inyo. Ang catapress naman guys is emergency na gamot. Pwede nyo siyang ipainom agad sa taong sobrang taas ng dugo para bumaba siya agad, okay? Meron yan guys, iniilalim lang sa dila, tapos pinapatunaw siya. Pero yung asawa ko, sa case niya, since matalaw siya sa gamot para siyang bata, pinainom ko agad sa kanya diretso. Wala pang 5 minutes, bumaba agad yung dugo niya, kumalma agad siya. At nung nakaramdam ng ginhawa guys, ay nagtrabaho agad. So ibig sabihin, ganun siya ka
effective yung catapress na yon, na akala ko mawala na yung asawa ko, but sa tama nga sabi ni Dr. Willie Ong na one take ng gamot can save your lives. Okay, huwag kayong in denial na hindi to, pagod lang to, mainit lang. Pag alam nyo na isa na yun sa symptoms ng high blood kasi naghihigpit na yung ugat nyo, which is isa nga yun sa pumuputok, kaya na stroke na comatose, painumin na agad ng gamot. Huwag yan, hindi yan, ganyan. Yung asawa ko guys, inaatake na, nagtatanong pa, ano ang lasa niyan? Diyos ko day, sabi ko, inumin mo na yan. Dahil inaatake ka, natatanong na po ko ang lasa niyan. Kahit anong lasa niyan, laklakin mo na yan, sabi kong ganon. That time, ayan, parang binigyan ng second life yung asawa ko dahil sa hindi ko pagbaliwala nung nararamdaman niya, dahil sa paggalaw ko ng mabilis, dahil sa bumili kasi ako guys eh, pumunta ako agad sa TGP, bumili ako agad. Tapos guys, akala nyo ang mamahal nito, kasi sasabihin sa high blood ang mahal, wala pa tong 100 pesos guys, isang ano na, isang ganito na, 10 peraso na, wala pa tong 100 pesos. Ay, yung catapress guys is parang pills, maliliit siya, sobrang liliit niya, pero super effective. Oh, so ano ang pagkakaiba ng amlodipine sa catapress? Ang catapress is for emergency, agad-agad na papababain yung dugo ng na-high blood, ng inaatake sa high blood. Ang amlodipine naman is pang maintenance, araw-araw siyang iniinom. So yun yung pagkakaiba nila guys, okay? So pag sobrang dami or sobrang grabe, sabi pa sobrang dami, sobrang grabe yung taas ng dugo or hindi na dala sa catapress, pwede nyo inuman ng amlodipine, okay? Pero after that, pag naka-survive yung tao na mayroong high blood, kailangan nyo siyang ipa-check up. So sana nakatulong guys, kasi ang dami nang nai-stroke, ang daming namamatay, ang dami kong nababalita ang namamatay na nai-stroke, pinaputokan ng ugat, or sometimes na-stroke. So wala, hindi ka na makakagalaw. Pag stroke ka guys, wala na mangyayari, talagang baldado ka. So sana makatulong sa inyo ito. Pag nangyari ito sa inyo, huwag masyadong mataranta, tulad ko nataranta kasi ako guys. So huwag mataranta, bumili ng gamot, inumin agad, at i-observe yung tao. Kung may clinic that time, pwedeng dalhin sa clinic yung tao, pero in my case kasi guys, walang clinic. Okay, salamat po, salamat.